Babalik si Papa Vape. Ayan, magandang umaga sa lahat. Today, isi-share ko sa inyo paano ba ako maglinis ng bike after kong mag-ride. Kasi ito yung isa nating maintenance na gagawin pag nagra-ride tayo. Para at least yung bike natin, bago natin i-keep o itabi, malinis siya. At least yung mga parts ng bike natin na may maintain natin. At mas matagal yung lifespan ng mga bike parts natin. Kaya, please watch until end this video at may ma-share ako sa inyo. Ayan, napakita ko muna po sa inyo kung ano ba yung mountain bike na ginagamit ko. It's a Beta Crown Tail built bike before at ngayon nirebuild ko na siya. Almost all the parts po napalitan na natin. Ayan, ngayon papakita ko po sa inyo ano po ba yung mga kailangan natin gamitin pag naglilinis ang bike. Siyempre, unang-una po, kailangan natin ng bike stand. Siyempre, para mas komportable tayo sa paglilinis. Tapos, ano ba yung mga gagamitin natin? Yung degreaser, yung bike shampoo, bike wax, lube, pang chain. Tapos, kailangan natin ng toothbrush. Tapos, yung basahan na pang tiyo natin, basahan na pang wax. Yan po yung mga kailangan natin gamitin. Yan. Tapos, mabibili. Yan, ang una po natin gagawin pag maglilinis tayo ng bike, isprayan po muna natin ng degreaser yung ating mga parts na nadudumihan malimit, yung na oil lang lagi. Kailangan ma-remove kasi natin siya, yung grease at yung oil. Isprayan natin yung cogs, yung chain, yung chain ring, yung ating RD, yung mga roller sa RD. Yan, ganyan yung first thing na ginagawa ko. Lahat po yan, ini-sprayan ko. Tapos, pinag-i-stayan ko siya, siguro mga 5 minutes ko siyang ini-stay para at least lumambot at madali na ma-dissolve natin yung mga grease and oil. Tapos, after natin na ma-sprayan, tapos sabi ko, stay natin ng 5 minutes. Ang susunod na step natin gagawin ay babrushin na natin siya. Kailangan kasi ma-remove natin yung mga nakadikit na oil at mabilis nating matanggal. Ayan, kung mapapansin nyo, pagka in-sprayan natin, parang babalik na yan sa original color yung mga bike parts natin. Kaya ito yung isang magandang maintenance na dapat natin ginagawa sa bike para at least yun nga sabi ko mas magtagal yung mga bike parts natin, lalo na yung mga ganit parts ng cogs, chain sa RD natin, kasi once na madumihan at sobrang tigas na ng mga oil dyan, syempre may tendency kasi na masira yung chain natin. Tapos yun nga, yung performance pa medyo mas babagal siya, syempre dahil nga sa hindi na smooth yung ikot ng ating mga roller na parts dyan. Kaya yan, kung makikita nyo, binabrush ko siya para ma-remove ko siya totally at yung mga maliliit na nakasingit dun sa chain niya, mariremove natin. Ayan, ganyan lang po kasimple para matanggal natin yung mga dumi sa may chain natin. Ganun din yung sa may cogs nga, sa may chain ring. Kaya ayan, at least mapakita ko sa inyo kung paano ba ako naglilinis ng bike ko. At least may idea niya rin kayo kung hindi nyo pa natatry yung ganitong paglilinis. Ayun, malaking bagay para sa bike natin to kung paano natin ma-maintain ng maayos. After natin na ma-apply na yung degreaser, tapos na-brush na rin natin at na halos na-remove na natin yung mga maruruming grasa o grease o yung oil sa parts ng chain at cogs natin, yun, pwede na natin wash yan. Kung meron kayong hose, at least mas may pressure na panghugas tayo.
hindi naman natin kailangan i gamitan na ng pressurized na water. Siguro hose lang malaking bagay na malinis natin, kasi yung degreaser naman na-apply natin malaking tulong para ma-remove natin. Ayan, kung mapapansin nyo, talaga namang na-remove natin yung mga stain at halos bumalik dun sa original color yung parts natin. Ayan, kaya ganyan kasimple lang po. Yun, siguro mga pag naglilis tayo bike, mga 15 minutes, medyo matagal na yan. Kaya yun lang yung advice ko, na siguro after natin mag-ride, kung natin malinis agad, pwede naman sa next day. At least wag lang natin sobrang patagalin, o wag lang natin gamitin ulit nang hindi natin nalilinis. Kasi yun nga yung tendency, baka mamaya konti may long ride tayo, biglang doon tayo magka-problema, magkaroon tayo ng issue dyan sa chain o sa RD, hindi naging smooth yung shifting. At least mas maganda yung performance ng bike natin. Ayan, tapos ngayon, na-remove na nga natin kanina yung degreaser. Ayan, gagamit na tayo ngayon ng shampoo. Ayan, maglagay lang tayo ng bike shampoo o kung ano man yung pwede nyong gamitin na panghugas ng bike nyo. Kuha lang kayo ng galon para siyempre hindi magastos as sponge na pangpupunas natin sa bike natin. Ayan, tapos i-apply na natin na shampoo o yung paghugas natin sa bike, para siyempre yung alikabok o yung kung meron mang mga putik, nag-trail kayo, kasi kung MTB, kung road bike naman, ganun din. Ayan, after natin na ma-shampoo yung bike natin, yung lahat ng parts ng bike natin, ayan, kailangan na wash na natin. Ayan yung kagandahan lang pag may ginagamit tayong hose. At least mas madali natin siyang ma-remove yung mga na shampoo natin sa bike, at hindi ganun ka tagal na linisin. Kaya kailangan maayos natin na ma-remove yung mga na shampoo natin para walang maiwan na anumang dumi dyan sa bike natin, mga papa. Ayan, ganun ka simple lang naman yung paglilinis. Hindi na natin kailangan dalin pa kung saan panglinis, kasi sabi ko nga, sandaling oras lang naman yung kailangan natin dito. At least tayo yung nagme-maintain ng bike natin. Yan, after natin ma-wash, syempre yung next natin naman is pupunasan na natin yung basahan ng sa mga parts ng bike natin, kasi kailangan na tiuin din natin yan, kasi nga mayroong mga bike na hindi naman aluminum at iba bakal pa. Syempre kahit paano, pag nag-iwan tayo ng basa, pwedeng nang maging issue dyan, kalawangin pa yung parts. Kaya mas maganda pagka nalinis natin, siyempre i-sure lang natin na matiyo natin yung mga parts na gagawin natin paglilinis, para at least ayan, mas pagkinip natin siya, tiyun-tiyo na yung bike natin. Tapos yun nga, after natin tiyuin, ang sunod kong ginagawa is ina-applyan ko siya ng wax, kasi ang purpose ko is ma-remove ko yung mga small scratches, kasi yung bike ko hindi ko naman pinalagyan ng bike skin, at ginagawa ko na lang after kong gamitin at linisin yan, na ina-applyan ko na lang siya ng wax para kahit paano yun nga, medyo mas makintab tingnan yung bike, at ma-remove natin yung mga maliliit na scratches na nagawa natin pagka ginagamit natin. Siyempre, hindi natin maiwasan na magasgasan. At yun yung pwede natin gawing isang maintenance para
maayos at mabalik natin sa magandang kondisyon yung bike natin. And after natin na magawa lahat ng step sa paglilinis ng bike, ang pinaka last na ginagawa ko is nilalagyan ko na ng lube yung chain saka yung sa may RD yung mga roller dyan. Kasi ang purpose ng itong lube, mas nagiging smooth o mas madulas yung kadena natin pag umiikot na yan. Tapos ina-apply ko siya one by one talaga dun sa each link niya para at least yung every link niya is malagyan ng loop. Mas maganda kasi yon kasi pag umiikot syempre yung kadena natin hindi siya matigas o kaya hindi siya yung mararamdaman yung maganit pag pinapadyakan yung kadena natin. Saka syempre, ito yung isang magandang paraan para tumagal yung kadena. Kasi minsan, kalimitan o nararanasan ng iba, napuputol talaga yung kadena. Kasi nga, hindi natin na maintain yung kadena natin. Yung ginagamit na lang natin lagi o pinupunasan lang, hindi natin na nalilinis. Ako, talagang ginagawa ko every time na nagra-ride ako, yun, nilalagyan ko siya. Tapos ayan, kung makikita nyo, after ko siya lagyan ng lube, yung excess niya, pinupunasan ko na ng tissue, dinadry ko na siya para hindi kumalat o hindi maging way pa para dumumi yung parts ng kadena. Kasi ang purpose lang naman natin dyan is malagyan yung link niya, yung loob ng kadena. Sa labas kasi hindi naman na kailangan na totally mabasa ng lube yan. Ang kailangan lang natin yung mismong loob ng kadena, yung link niya. Kaya tinatanggal natin yung excess, pinupunasan natin ng tissue. Ayan, sana may napulot kayo doon sa mga senior ko sa inyo na video sa paglilinis ko ng bike at makatulong kahit paano sa pag-maintain ng bike. Kasi nga, sabi ko, every time na nagra-ride tayo, syempre, kailangan laging safe tayo, hindi lang physically, pati yung ginagamit natin bike dapat safe siya. Kasi baka ma-less yung problema pag nagra-ride tayo. Kaya i-maintain natin ng ayos yung pagbabike natin at paglilinis. Kaya yun mga papa, thank you for watching and sana sa susunod na mag-watch kayo and subscribe. Thank you.